So nung napanood ko to sa news kanina, tawang-tawa talaga ako. Tawang-tawa talaga kami ng mga kasama ko. Kasi nagtataka din kami. Yung nga umiyak na si Senator Bato, yun pala, binoto naman niya si Senate President Cheese. O pagkatapos, niyakap pa niya yung asawa ni Senator Migs. Okay. O trivia lang. Yung magandang asawa ni Senator Migs, naging kaklasiko nung college. Hindi niya na siguro naaalala to, pero merong subject kami sa Ateneo, naging kaklasiko yan. Okay, pero ito, panoorin natin yung sinabi ni Senator Migs. Ha? I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talaga hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Bigyan ng komento, mag-process, hindi ko pa mag-process yung pangyayari. So, kasi, give me time, hinakap ko pa yung asawa ko. Let the people decide. Thank you guys. Hindi siya makasagot ng diretso, pero obvious naman yung sagot niya. He felt betrayed, okay? He felt betrayed siguro sa palasyo. Tingin niya binitawan siya ng palasyo, kaya nangyari 'yon. He felt betrayed by Bato. Na kasi that whole time nung sa nagsasalita siya, akala niya si Bato ay hindi pumirma doon. Akala niya kasama niya si Bato, pero in the end, si Bato sumama din doon sa Mayoria. Pumirma din kay Cheese Escudero. Ano pa naman, Senator Bato? Niyakap mo pa yung asawa ni Senator Migs. Hindi ko talaga, maski ako. Tawa kami na tawa kanina. Ba't mo nga naman niyakap pa? O baga parang na-tridor mo na nga, tapos niyakap mo pa yung asawa. Ito yung explanation ni Senator Bato bakit siya pumirma doon sa resolution kay Senate President Chisa. Panoorin natin. Pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory, but at least on my part masaya rin ako kahit because Senator Chisa is a very magnanimous victor. Kahit alam niyo hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. kasi yung nakapirma ako before mag-start. Hindi alam ni Zubiri. Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, kasi hindi niya alam. Napaiyak ako dahil for me, ha, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is, talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, meron kaming usapan, kaming tatlo, si Dr. Bungo, si Dr. Tolentino, na majority rules. Hindi kaya itong PDP yung huling kumalas? Hindi kaya? Sorry sir, we lost the war. At oo nga pala, bago kayo lumagapak, sumama na ako dun sa kabila. Hindi, Senator Bato. Diba? Kung talagang, if you are a good soldier, kasama ka dun sa isang ship o isang barko, you go down with the ship. Sama-sama kayo. Hindi yung kapag gera-gera kayo, tapos kapag matatalo na kayo, tatalong ka na dun sa kabilang side. Hindi. Sama-sama kayo dyan. If you are truly a good soldier, anong klaseng sundalo yun? Na kapag matatalo na, kakampi dun sa kabila. Tatalon ka agad habang yung mga iniwanan niya yung mga kasama niya, di ba? Hindi magandang soldier yun. Inakap mo pa yung asawa. Kaya nakakapagtaka talaga. Talagang kung kahapon ay nahihiwagaan ako, ngayong araw ay tawa ako ng tawa kasi
Talagang ang kulit eh. Ewan ko, may narinig din ako ha, na yung sinasabi daw na nag-try door, mukhang galing din sa PDP eh. Mukhang isa din doon sa ano eh. Mukhang, hindi ko sure ha, pero yung narinig ko eh. Magtatanong-tanong pa ako. Tapusin natin yung sinabi ni Senator Bato kung ano pa yung mga sinabi niya dito. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. At hindi ko, yung pang, as I said, pero I feeling ko, I'm being a good soldier. I would like to convey the message to him that my commander, I'm so sorry. You're a bad soldier. I failed to win the war for you. O kaya tumalun siya kaagad dun sa ano. Yes, kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob. Lulo kasi daw naghudas daw kaya naiyak. Nahiya ako sa kanya. Dahil tinamaan ng hiya. Napanalo yung gira para sa kanya. Ayun po ang mga sinabi ni Senator Bato. Diyos ko po. Bakit nga naman Senator Bato? Nako, ramdam mo kay Senator Meeks that he felt hurt, he felt betrayed. Kasi it's not a matter of irrelevant. Totoo naman na irrelevant naman yung panglabing limang. Kumbaga siya yung huling pirme. Sinubukan siyang kunin pa ni Senate President Cheese. Sinubukan siyang kunin pa para makasama dun sa mayore. At alam niyo kung ano nakakatawa dito. Yung committee chairmanship na tinuturo ni Senator Meeks na yun ang dahilan. Yung Committee on Public Order kung saan dininig yung PDEA leaks. Eh mukhang hindi mawawala kay Senator Bato. Sa kanya pa sa kanya pa rin yung committee niya. Well, yun nga yung purot dulo daw. Yun yung final straw kung bakit nangyari yung mga ganyan. O kung talagang palasyo yan, bakit hindi na parusahan itong si Senator Bato? Bakit sa kanya pa rin yung committee niya? Kung talagang palasyo yung nag-utos niyan, di ba? So I think this is a mixture na, halo-halo na. Siguro may iba ayaw talaga kay Migs. Meron siguro iba nakukulangan dun sa trabaho ni Senate President Migs. O merong iba siguro na baka kaalyado ng palasyo na hindi natuwa sa PDEA leaks. O pero yung PDP, hindi ko alam ba't sila tumalon doon sa kay Senator Chis eh. Yun din ang nagtataka din talaga ako sa totoo lang. Sinakap pa yung asawa. O pero anyway, comment down below kung ano tingin nyo bakit inakap ni Senator Bato si Mrs. Audrey Subiri. Okay, so see you po sa next vlog. Stay safe, parati guys. Bye-bye.